Hello, good morning guys. Ayan po, so bagong araw, bagong pag-asa ng Manting Bahay guys. So dumating po ako sa Manting Shed by 3:30 in the morning. And happy lang po po ng Comperica na kinakulit na lang ang guys. After na po ito makulit, sinacheck na po itong gatas kung good luck po ba ang makulit na po. So ayan guys, after a second time is it. Guys, and yes, and zinat. Wala po siya nakita, hindi kaaya-aya po sa gatas po namin guys. So ayan na nga guys, after that, kinuha ko na po yung mga baka sa paddock para dalhin po ito sa milking shed para gatasan na po guys. So pinutunak ko na po sila guys. And ayan na po guys, dumating na nga po kami dito sa milking shed. Andiyan na po sila sa yard and ready na po sila para gatasan po. Pero bago ang lahat, kailangan po natin mag-change outfit. Ayan, so susuotin po natin guys ang ating milking gown. Ayan. So, dapat guys, naka-gloves po tayo and naka-gown para hindi po tayo makakuha ng mga allergy or mga kati-kati galing sa dumi po ng baka or sa kahit ano man po na siyang magkukos po ng allergy po. So ayan guys. So ayan, ready na tayo guys. So ayan na yan guys, punta na tayo sa ating positioning milking area. Pero bago po ang lahat guys, i-turn on po natin yung tubig na sa nag-i-spray po sa mga milking cups. Yan. Then i-check po natin ang mga baka guys, kung ready na ba talaga sila guys. Ayan. Pag-click po. Ito muna guys, ayan po. Kasi 4:30 yung starting time ng ating pagkatapos. Ayan na nga guys, ready na tayo. So start na natin yung platform. Ayan, ipapasok na po natin yung mga baka para gatasan na po natin. Ayan guys, once mag-start na po yung platform, salpak na lang po tayo ng mga milking cups po guys, at sana po yung mag-sasaction po or mag-ano po ng gatas, mag-sasak po ng gatas papunta po doon sa ating milking silo. O diba po guys, relax lang guys, salpak guys. At mahal lang po yung transfers na magsasak po lang ng mga tapos po na. Thank you.
guys, tapos na ako ng first third, so may pumalit na po sa akin. So ngayon naman po, kukunin ko naman ito, third herd, or siyang pangatlong kupo ng mga baka, guys. Ayan, may araw na, guys. And nagustuhan ko lang po itong pivot. Ayan, na siyang nagdidilig po ng mga damo. Ayan, guys. Ang ganda ng araw, guys. Tulak lang sila, guys. So ayun na, guys, tapos na ang routine, guys. So kailangan na po natin linisan din yung mga clusters. Ayan, i-wash po natin yung plant and yung yard po natin, guys. So dito yung filter, guys, yung lagayan ng mainit na tubig, yung tangke, yung ayan, guys. So yan, mainit na tubig yan, guys, na may asin. And dapat palitan dito natin, guys, yung filter sacks po na siyang sumasara po ng mga hindi kaya-ayaw dito dahil sa pag-unit po natin. Ang galing lang po natin, guys. Tapos kung kung isip-isip lang po ng tubig, guys. Ayan. Para matanggal yung mga dumi. Tapos after nyan, guys, alitan na po natin siya ng bagong filter sacks. Ayan yung filter sacks, guys. Kasi babalik na po natin sa kanina bayan once mapalitan na po ito ng bago. So ayan, guys, tapos na po tayo sa pag-inis ng yard at sa milking pan. So time naman po tayo na maghanap ng mga tatrabahuin po sa labas ng area po. So ngayon, magtatapon po ako ng mga basura dito po sa dumping site po. Ayan. So, tatapon ko lang po yung mga hindi na po ginagamit na mga water hose po. Ayan, guys. So, itapon nyo lang, guys. Ganyan lang. Ayan. Tapon nyo lang. Para kayong nagtatapon lang po ng mga masasamang loob po, guys. Ng masasamang hinanakit, guys. Yan, guys. Yan, tapon nyo lang, guys. Tapos after nyo po, may tapon po lahat. Sumigaw lang po kayo ng thank you, Lord, sa lahat ng biyayang binibigay nyo po sa atin, sa amin, araw-araw. Yan lamang po, guys. Magpasalamat po tayo, guys. Yan. So, thank you for watching. God bless po. Ingat po tayong lahat.